Hello guys, it's me again, Honey, and so we're on the way to our short vacation somewhere north in Germany. So we took our dogs. Yeah. So we're almost there. I just want to show you the beautiful bridge they have. So it was lucky that it was not that a lot of people on the way. So they do have enough of that windmill ba yan guys? I'm not sure though. So ayun na nga, nandito na kami finally sa aming apartment na stayhan for a couple of days. I think we stayed there for 1 week. So it's really pretty simple, clean, enough lang for good 2 person at saka sa dogs namin. Luckily na pwede kami magstay with dogs. Maraming hotel or apartment na bawal yung dogs, kaya ang the problem is lang is open siya yung terrace niya, but we can stay there just to hold the dogs with hawakan. So ito na yung siguro at least around 5 minutes away yung ito. Tinatawag nila is Buxi. So ayan, nag sunset viewing kami on that day. Luckily guys, normally sa north, somewhere north is mahangin at saka malamig pag mahangin siya. Well anyway, sa Germany pag mahangin, it's automatic na malamig. So ayan, ang ganda, super na nila, ganda ng design ng mga bahay dito. Nakakami. So nag-walking kami. Inikot namin yung buong street. Or yung dorf niya. Dorf kasi siya. Yeah, small town. Ayan, they want to go out na daw kasi nga maaga na. At saka of course, as always, na si Aikido. Aikido is yung item. Nagalit kasi inano ni Basco. Ayun. So yes, of course, you must try yung pagkain nila. Of course, madaming isda. There was the best resto for fish. And this is the bigger city or bigger town na where we stayed. Yeah, super nice na mga structure nila. At saka the next day, pumunta kami, or I think in second day, nagpunta kami sa beach ng mga aso. I-google nyo lang guys, super ganda. It's somewhere, I forgot the name. As in, ang haba, ang super long stretch beach na yan. Na, yes, malaki din, ilang kilometers din for dogs. So normally, dogs beach is nasa end, nasa dulo. I mean, hindi naman super dulo. No? But look, there's still really, really big pa rin yung space. Dami pa rin. Daming mga dogs normally dyan nung punta kami. Punta kami ng maaga. Not early naman. I think lunch, afternoon. Kasi nga, alam mo na, super mainit pag hindi naman maganda. So yan, nag-tent kami. Pwede naman mag-tent. Pwede mag-stay the whole night. At saka nag-visit na kami ng small church nila. As a hobby ko, nag-tingin kami doon. So, really, as a old small church. So, ayan na. Dito din yan, malapit sa aming apartment. So, meron silang close. Kasi nga, maraming hayop pag hindi siya i-close. So, madami siyang, alam mo na, environment. So, nature. At saka nagpunta din kami ng yan, malapit din yan sa aming apartment. So marami kami, hindi kami nag-stay in one place for Ligo. So yan, for surfing. So we already been to Nordinai Surfing School. Kaya nag-ano lang kami, just for fun. So we did that for 2 days. Just to make our day busy ba. So ayan, nag-surfing. So far naman, alam pa rin. Sad to say, kaya nga hindi masyadong windy that time. So, hindi siya masyado maalon for windsurfing. So, but anyway, we had fun naman. We enjoyed. Tsaka, just to
enhanced ano. At saka nagpunta kami dito, guys. It's a small island, so you need to travel with ano, barko. So guess what? Meron silang duty free. So duty free there, you can buy anything, alcohol, cigarettes, without tax. So walang tax. Ano siya, Hugulan something yung name. Super nice siya, guys. As in, super luckily talaga maganda yung panahon na kapag ano kami walking sa to say na with dogs kami nagpunta, kaya medyo stressful siya kasi nga madaming tourists, as in super dami, kasi nag ano lang kami doon ng one day tour, kaya dapat mabilisan yung ano. Hindi talaga siya one day, I think hours lang kami nagstay doon, kasi yung travel sa from where we stayed, I think almost 3 hours or more than 3 hours, kaya pabalik din. So ayun. So anyway, we experienced, it was really super. Maybe you can stay there for 1 or 2 nights kasi wala naman masyadong gagawin. At saka, of course, buying goods from duty free na walang tax. Super mura, as in pwede kayo magbili alcohol and cigarettes is good one person, as always, yeah. But of course, a lot of things super mamura siya, kaya pwede kayong mamili doon mag-shopping. I think yung bayad is around 50 euro per head. I'm not sure totally na, I forgot na, but yeah, you can book online and so on. At saka, yeah, try foods. Then we moved to Hamburg, going back. So we stayed in Hamburg. No, not, we didn't stay. We just stopped by for a few hours. Of course, you must try seafoods. As always, super yummy siya. Nandun, yung pagpunta namin is close, so walang masyadong, ay yung ano, parang market nila, kaya wala kaming masyadong nakitang madaming open. Bibili sana ako ng isda and so on, but sad to say it was closed. So the time, super yummy, it's okay, the price is okay, I must say, for that yummy foods and so on. So nagkain kami somewhere sa malapit talaga siya sa dagat, around. So ayun na nga, nagpunta din kami kasi yung sawa ko gusto talaga niya mag-try daw yung sa center kung saan yung talagang may ano, you know, normally may palaging may away daw, may gulo, so gusto niya ma-experience middle night, middle of day, I mean. So ayun, experience kami, naglakad-lakad and so on, as always with dogs. So kasi dalawa yung aso namin, so yeah, you have to be careful kasi nga madami talagang tao lumalakad, kasalubong mo doon, and so on. So, yun na nga, guys. Thanks for watching. It was a short, really nice summer North Germany experience. Well, I hope you enjoy. Thanks for watching. It's me again, Honey, and...